ibinabato nila ang kanilang kasamaan at ang kanilang maitim na ginagawa doon sa gumagawa ng mabuti. Pinipintakan ng maitim para silang pumuti. Pero ito sila, nagdurugo ang puso dahil na-overshadowed sila ni Duterte. Ha? Na-overshadowed sila. Oh, nasa laylayan na lang sila ngayon. Hindi na sila napapansin ng mga tao. Kaya nagpapapansin sa pamamagitan ng paninira. Bakit ba? Bingi ba ang tao at bulag na hindi nakikita at naririnig ang lahat ng ginagawa ng pamahalaan under this administration? Sinagot na ng legal team ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang isang social media post ni Montulfo na naninira laban sa pastor. May babala rin ito sa mga patuloy pang naninira sa Kingdom of Jesus Christ leader. Ang violation nito is double marites, ang tawag ko. Double marites. Bakit double marites? Inassume niya as true na yung magulang ay first cousins at saka granting for the sake of argument na totoo nga yan, what value would it help to strengthen his argument or argument against pastor? And secondly, hindi rin totoo na may kapansanan sa pag-iisip yung mga kapatid ni pastor at saka non-sequitur. It does not follow, granting for the sake of argument, na totoo lahat yan. It does not also necessarily follow na may masama ding pag-iisip ni Pastor Apollo C. Kibuloy. This is utterly libelous. Huwag naman damanin yung parents niya tsaka mga kapatid niya. And let's keep the level sana of discussion respectable. Let us agree to disagree, but let us not destroy the character or reputation. There is a strong probability that Pastor Apollo C. Kibuloy will instruct me, or through his leaders, they will instruct me to file cyber libel cases. Maganda rin yan kay para magkikita rin kami sa korte at makita natin yung galing niya at talino niya. Meron kami duda kung sino ito. Baka nga si Blanda Portugal na naman ito, or itong mga ibang mga ano. Baka nga lang, pwede rin ako magka-mali, no? Pero yung mga source naman, siguraduhin nyo naman na totoo yung mga sinasabi ninyo. There are Supreme Court decisions which rule to the effect that even if mag-comment ka lang, tapos irresponsible yung comment mo, tapos nag-subscribe ka dun sa libelous matter, na subject matter doon sa post, you may also be liable. That's why I would request our countrymen na dahan-dahan naman sa pag-comment po, especially kung wala kayong... Samantala, hindi pinatigil ng Korte Suprema ang pag-aresto ng Senado laban kay Apollo Kibuloy. Imbis na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang kataas-taasang hukuman, ay pinakukomento lamang nila ang Senado sa inihaing petisyon ng KOJC leader. The Supreme Court required the respondents in this case, or the Senate, to file a comment on Pastor Kibuloy's petition and prayer for the issuance of the TRO. This does not mean that the Supreme Court denied the TRO. All they want to do is to find out the side of the Senate regarding the issuance of the TRO. May effect po ba yun dun sa existence ngayon ng arrest order po ng Senate? What does that mean? Since walang TRO na issue po yung Supreme Court, this means that the arrest warrants are valid outstanding. Ma'am, yung patungkol naman po dun sa mga inilabas din po mga arrest warrant naman po ng mga korte, may epekto po ba kung sakali kung mag-desisyon man ang Supreme Court doon sa arrest order ng Senado, doon naman sa mga nilabas ng korte? So, should the Supreme Court decide on the arrest warrants of Pastor Kibuloy in this case, it will not affect the other arrest warrants that are outstanding and that were issued by other agencies or other courts. Gayunman, ang arrest order na inilabas umano ng Senado laban kay Pastor Kibuloy ay nananatiling epektibo raw, na kung saan ay iginiit ni Senador Reyes Hontiveros na buhay pa ang warrant of arrest laban sa pastor. Narito at balikan po natin ang nakaraang pahayag ni Kibuloy sa alitan nila ng Tulfo Brothers. For the last 5 years, ang Tulfo Brothers supported ninyo si Pangulong Duterte at sinuportahan din kayo ng Pangulo. Malapit kayo sa kanya tulad pa rin ni Pacquiao. Malapit kayo sa kanya, mga Tulfo Brothers.
Kaya sumikat kayo eh. Kasi malapit kayo sa kanya. Kaya yung DDS, solid vote niya, support na support sa inyo. O ilan sa 16 million ang pumasok sa iyong subscription na 48 million? Ilan? Ilagay na lang natin dahil hindi kayo kalaban ni Pangulong Duterte, supported na supported ninyo siya, malapit ka pa sa kanya, nitong pagka-presidente niya, eh noong nakarang araw ka lang bumaligtad, na parang si Pacquiao na rin. Well, supportahan mo man o hindi, ay nagpatuloy na, nagpasimula ng binoycott at nag-unsubscribe ang millions of subscribers ni Rafi Tulfo sa kanyang pagkakamali sa sinabi niyang parang isang hamon o challenge. Nagpasimula ito nung in-invite siya doon sa ASAP. Isa yata itong ABS-CBN program. Pagkatapos parang na-carried away siya at nagkaroon siya ng idea na mas lalakas ang kanyang support sa subscribers kung magsasanib kwersa siya sa pinasalamatan niyang programa na yon. Kaya nung nasa kanyang sariling programa siya, ayun ang sinabi niya. Marami kayong nalulungkot yan sa ABS, pero huwag kayong mag-alala sapagkat binilang pa nga niya walong buwan o sampung buwan, sapagkat 10,000 daw yung nawalan ng trabaho, nalulungkot, babalik na masaya. Pagkatapos dinugtungan pa niya yon ng pinagsanib na pwersa ng kanyang Facebook ata at Instagram o YouTube na naging 42 million at parang ginawa pang 50 million versus 16 million. Eh, nung sinabi niya yon, putok ang bulkan. The magma of dissent against him went flowing down. Unabated na. So, na-offend ang mga solid na supporters ni President Rodrigo Roa Duterte sapagkat parang ipinagyabang ni Rafi Tulfo, nag-insinuate siya na parang tatakbo siya either Vice President at babanggaid yung 16 million against sa kanyang 48 to 50 million subscribers. Ang hindi niya nalalaman, ito ang opinion ko dito. Ang 16 million ni Pangulong Duterte ikipananalo niya bilang presidente ay solid voters yun. Solid vote yun. Bawat isa doon, solid vote yun. Numbering 16 million. Plus pa yung nadaya sa kanya, about 3 million. Yung hindi nabilang. Kasi dinaya siya eh. Kasi kung million, isang million lang ang lamang ni Pangulong Duterte, talo siya. Mga 3 million ang nadaya sa kanya, pero hindi pa rin kaya. So maging 19 million yan kung tutusin. At sobra pa. Ilagay mo na lang sa kanyang pagkapangulo ngayon, lalong dumami yan. Naging 20 million na yan. Hindi lang 16 million yan. Sobra pa sa 20 million yan. Ilagay na lang natin sa 16 million voters. Solid vote yun. Babanggain mo yon sa yung sinabi mong 48 million subscribers. Ilan ang voting people diyan? Ilan sa 48 million mo ang bumoboto?
Okay? Ilan dyan ang boboto sa iyo kung tatakbo ka? Iyan ang dapat mong isipin. At ito pa, ang pangalawa, ilan sa 48 million na yan ang DDS na kumampi sa iyo dahil for the last 5 years, ang Tulfo Brothers supported ninyo si Pangulong Duterte at sinuportahan din kayo ng Pangulo. Malapit kayo sa kanya tulad pa rin ni Pacquiao. Malapit kayo sa kanya, mga Tulfo Brothers. Kaya sumikat kayo eh. Kasi malapit kayo sa kanya. Kaya yung DDS, solid vote niya, support na support sa inyo. O ilan sa 16 million ang pumasok sa iyong subscription na 48 million? Ilan? Ilagay na lang natin, dahil hindi kayo kalaban ni Pangulong Duterte, supported na supported ninyo siya, malapit ka pa sa kanya, nitong pagka-presidente niya, eh noong nakarang araw ka lang bumaligtad, na parang si Pacquiao na rin. O ngayon, ilan sa 16 million na yon ang nakapasok sa iyong subscription? Kung 16 million yon, aalis lahat sa iyo yon, sapagkat na-offend na sila sa iyo. Kahit i-delete mo pa yung ano mo, yung video na ginawa mo, wala na, kalat na eh. Ako nga meron akong kopya eh. Lahat ng tao may kopya na nun, kahit i-delete mo. The damage has been done. Wala ka na magagawa doon. Magpapatuloy na yung landslide ng pagkawala sa iyo ng mga subscribers mo na puro mga DDS. Halimbawa, yung mga taong hindi naman Duterte supporters, natulungan mo nga kasi kaya nga sumikat ka dahil tiwalang-tiwala sila sa iyo. Tumutulong ka naman, nakakatulong ka naman sa ganang ginagawa mo sa iyong programa. Ngayon, nawalan sila ng tiwala na sa iyo. Kasi yun ang ginawa mo. Binangga mo na tulad ni Pacquiao ang ating Pangulo. Ngayon, maaalis na yung support sa iyo ng mga solid Duterte supporters. To remind you, 16 million voters lahat yun. Ngayon, aalis sa iyo yun. Ilan ang mga nasa 16 million nakapasok sa iyong subscription? Ilagay natin 16 million sila, minus 16 million ka na. Voters yun. O sa natitira sa iyo, halimbawa may natira sa iyong 20 million, aalis din sa iyo yan eh. Kasi sa 5 taon na pamamahala ng Pangulo, nakita nilang tunay na pagbabago ng Pilipinas. Kaya yung hindi bumoto sa kanya noon, bilib na rin sa kanya ngayon. Kaya ang oposisyon, hindi sila makaporma eh. Watak sila eh. Kasi hindi sila masolidify. Kasi hindi na pwedeng tabunan pa ang ginawa ng ating Pangulo. At ito yung pangatlo. Napansin ba ninyo at sa iyo, Rafi, na lahat ng kumukontra sa Pangulo ay bumabagsak? At ang lahat, pangapat, ang lahat ng kumakampi na ibalik ang ABS-CBN ay lumalagpak, bumabagsak sa paningin ng mga tao. Alam mo kung bakit? Wala na tayo sa ignorant democracy. Nasa sa intelligent democracy na tayo. Ibig sabihin, kahit sino ka pang mayaman, oligarko, sikat, malaking network, pagka ikaw kumontra at nag-violate ng ating mga batas, lulubog ka. Hindi ka kakampihan na ng mga tao. O ngayon, gusto ninyong ibalik ang ABS-CBN. O ikaw, si Pacquiao, si sino pa? Marami pa kayo eh.
pagsalita ko na, ibabalik ang ABS, ikaw, si Pacquiao, si Isko, at sino pa riyan. Yan ay patotoong nung panahong hindi, nung panahong ignore democracy pa tayo, makakaya ninyong gawin yun. Kasi pasikatan noon eh. Pasikatan at saka papopular. Pero ngayon, di na ganun. Alam ng tao kung bakit ang ABS-CBN hindi yan lalagyan ng parkisa. Pag yan, sinasabi yung ibalik ko, isang malaking pagkabagsak ninyo yan. Kasi tutol ang tao sa inyo sa bagay na ganyan. Biro ninyo, inimbestiga yan sa Kongreso, sa mababang kapulungan. Inusisa yan, siniyasat. Ang daming violations against the law ng ABS-CBN. Nandun yung mga taga pagtanggol nila, presidente nila, CEO nila, in-interview, lahat. Biro ninyo yung mga congressmen na botong-boto sa ABS, bumaligtad lahat dahil nakita nila ang mga violations ng ABS-CBN. Totoong-totoo pala, lalong na sa taxes at iba pang mga bagay. Kaya bumoto sila against. Tapos, kayo, dahil sikat kayo sa social media, tulad mo, si Pacquiao, sikat siya dahil boxer siya. O si Isko, sikat siya kuno dahil mayor siya ng Manila. Ganun-ganun. Tapos ang una ninyong sinasabi, ibabalik ang ABS-CBN. Doon kayo lulubog. Doon, nakikita ng taong bayan dyan, titiklop kayo sa mga mayayaman. Hindi kayo katulad ng ating Pangulong Duterte. Kinalaban niya yan eh. Kahit nung hindi pa siya presidente, eh napakalakas na giant network yan. Nagpapasakal ng pagmamayabang eh. Pag sinuportihan nila ang isang tao, magiging pangulo siya dahil malakas ang hatak nila sa masa. E nawala na yun. Wala na. Ang tao ngayon, mulat na. Hindi na katulad noon. So, yun ang pagkakamaling nagawa mo. Mahirap nang ibalik yun. The damage has been done. And your loss of subscribers will continue. I'm sorry to say. Kaya nakikita natin dito ang kamay din ng ating Panginoong Diyos na yung nagmamataas sa sarili, ibababa, nagbabagsak. Tingnan niyo yung pagmamataas ng ABS-CBN sa katauhan ni Vice Ganda. Bagsak. Ikaw, sabi mo, 48 to 50 million na subscribers mo, binangga mo yung nagpapanalo sa ating Pangulo. Bagsak ka. Si Isko, babagsak din yan. Kasi ganun din ang sinabi niya, ibabalik ang ABS-CBN. Si Pacquiao, ganun din ang sinabi niya, ibabalik ang ABS-CBN. Ang ibig sabihin, basta mayaman, nababalo sa inyo. Hindi ko walang playing field. Pag kayong naging pamuno ng ating bansa, hindi equal ang playing field. Para sa inyo ang mayaman, tiklop kayo sa mga mayaman. Oligarko, mayaman. Kung sa inyo ibibigay ang kapangyarihan at pamamahala, kawawa ang taong bayan. Kasi beholden kayo sa mga mayayaman, sa mga popular, mayayaman, o sino ngayon ang pinaglilingkuran ninyo. Di ba ang sarili ninyo, hindi ang taong bayan? Compare kayo ngayon kay Pangulong Duterte. Hindi siya natakot sa mga sikat, popular, basta't meron kang violation sa ating mga batas. Pantay-pantay tayong lahat. Wala siyang kinikilingan. Yan ang tunay na pamumuno. Kaya, this is lesson learned para sa inyo. Sa bansa natin, dapat ang namumuno, you adhere to the rule of the law. You adhere to the rule of the law. Eh kayo, hindi pa nga kayo nasa posisyon. Number one na sa iyong agenda,
ang ABS-CBN ibabalik. Akala ninyo kung nasa posisyon kayo, kadagat mababalik ninyo. Hindi naman kayo nagbibigay ng prangkisa eh. Ang Kongreso ang nagbabagay, nagbibigay ng prangkisa. Dadaan din yan doon. O pag-uusapan din yan doon. Sasalungatin din yan ang mga magigiting na mga lawmakers natin na tulad nina hindi tumitiklop na sina Marcoleta, nina Depensor at iba pa. Hindi kagadagad na mangangako kayo. Eh doon lang nakita na kayo ang pagkiling ninyo o ang inyong paghilig sa mga mayayaman. Tapos sasabihin nyo, ang aking ginagawa para sa bayan. Ang aking agenda ay para sa mga mahihirap at sa mga mamamayan. Pero tingnan ninyo, it is in contrast of what you're doing. So, malaking blunder ang nagawa mo, malaking pagkakamali kung ano nang nasa loobin mo. Pero ito ay pinahayag din para makita na ikaw, maganda ka sa programa mo, tumulong ka na lang. Pero maging isang opisyal ng ating pamahalaan na merong tibay, tapang upang ipatupad ang batas, wala kayo sa kalidad na ganyan. Kayo, wala kayo sa kalidad na ganyan. Ikaw, si Pacquiao, si Isko, at iba pang ibig kagadagad ibalik ang ABS. Ito'y naging batayan ngayon kung sino talaga ang tatayo para sa Pilipino. Batas ang pag-uusapan, the rule of law. Di, namutawi naman sa mga bibig ninyo. Para sa inyo, ang mayaman, above the law. Kaming mga mahihirap, pagka nagkamali, pitik agad. Pero mayaman, kahit na daming mga taxes na babayaran, okay lang sa inyo. Iyan ang paningin ng ating pamayanan ngayon sa inyo. Hindi nyo mababawi yun. Kahit magbagandang loob pa kayo, kahit magsabi pa kayo, supported ko si Pangulong Duterte, wala naman iniwala kasi ang saloobin ninyo, totoong puso ninyo, lumabas na. Yun ang masasabi ko dyan. So, ito isang pamantayan kung sino talaga ang dapat na tumakbo, mamuno, at magkaroon ng posisyon sa ating pamahalaan na totoong mahal ang bayan, hindi ang bayaman. Salamat. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.